Gandang araw po sa ating lahat, sa mga solid FLM supporters and defenders sa lahat at sa buong mundo. Hello po sa inyo at mega shoutout po sa inyo. And ako'y magdadala na naman po ng updates para sa ating The Generous Man FLM. And so stay tuned mga guys at tayo ay makikinig ng updates mula sa isang abogado ng ating magiting na At bago yan mga guys, ay bagamat ang ating idol na si Sir FLM ay mayalin tulad sa isang matayog na agila, ay gaya ng nakikita nyo sa aking screen ngayon, ay nawa ay maging malaya na siya na kagaya ng mga paru-paro ito. Tinanong ko yung nagsabing scammer siya, tinanong ko siya, na-scam ka ba ni Francis Leo Marcos? Sabi niya, hindi. Sabi ko, paano mo sabing scammer? Sabi niya, nabasa ko. Kasi itong si Francis Leo Marcos, parang mga 2 days pa lang tayo na magkakilala noong... Tsaka dapat talaga meron kayong... 2 days ko pa lang siya meron kayong makikilala. Papailan nun eh. Tapos biglang nagkaganon eh. Noong, magkakalala pa lang kami, getting to know pa lang, tapos biglang... Boom! Ang bilis ng mga pangyayari. Sa ano na kami eh, sa NBA na kami nag-getting to know. Kasi nga, di ba, parang ano, sabi ko, uy, ano ko to, kilala ko to si Francis Leo Marcos, sabi ito ko nung mga babase eh. Nung sinabi mo sa akin na, na kukunin mo nga akong lawyer. Ayun, thankful naman ako na sa dami-dami ng lawyers ay nirecommend tayo ni Yama. Kailangan kasi... Napaka ano naman. Thankful ko naman dahil... Ayun, mabait talaga si Francis Leo Marcos. Sabi ko nga noon, kung tatanggapin ko ba to, sabi ko, maraming nagsasabing scammer pag nagbasa ka sa kanya, kung hindi mo siya kilala. Pag nagbasa ka sa kanya, may mababasa kang mga negative, may magbabasa ka rin positive. Pero, siyempre, ayaw mo namang i-judge na wala ka namang personal knowledge. Sabi ko, I will give him the benefit of the doubt. Kailangan makita ko mismo sa sarili ko kung scammer ba siya. Kasi kung scammer, hindi ko naman siya ma-label na scammer or maniwala ako dun sa mga nagsasabing scammer siya kasi hindi naman niya ako na-scam. And then yung tinanong ko yung nagsabing scammer siya, tinanong ko siya, na-scam ka ba ni Francis Leo Marcos? Sabi niya, hindi. Sabi ko, paano mo sabing scammer? Sabi niya, nabasa ko. Hindi pwedeng ganun. Unless na-scam ka niya, that's the only time you can judge a person na-scammer siya. Pero kung nabasa mo lang, then wala ka namang proof, wala ka namang talagang matibay na basihan. Kahit nga nagkaroon ng kaso, it's not a reason to judge. Unless meron siyang final verdict. Kaya nga tayo merong paglilitis sa kaso para timbangin yung mga ebidensya. So, yun lang. Kapag hindi nangangahulugan na kapag nakasuhan ka, scammer ka na agad. Kung meron lang final verdict ang court, saka ka lang pwedeng sabihin na scammer. Sa ngayon, lahat siya na allegations lang. So, nung tinanong ko nga, ito, si Francis Leo Marcos, ang dami dito mga supporters. Ang una ko talagang inalam muna sa kanya, kung totoo yung kanyang mga donations. Kasi, yun din, kumbaga din ako, curious din ako noon. Kasi maraming supporters. Pag nagbasa ka sa kanya, parang zero knowledge ka. Tapos, gusto mong makilala isang tao. Una kong tinanong sa kanya, sa'yo, di ba, hiningi ko pa agad yung proof ng kanyang mga na-donate. Kasi mahirap mag-invento. Sabi ko, yeah, magpatingin nga muna ng mga proof na talagang nagbigay ng donations. Kasi na-accuse kayo na mga fake yung inyong mga donations. Yung mga traffic daw, pinabayaran lang daw, kasi sugar to win. O din, inalam natin yan. So, tinignan ko mismo, binerify ko yung mga certifications, at galing naman talaga siya sa mga government agencies. Hindi mo naman kayang pikirin yung kanyang mga letterhead. And then, yung mga original, yung mga signatures. Yes. Then, pag tinungagan mo naman talaga sila, talagang meron. Pati nga attorney yung kay Yorme. Kinaan nila, peke daw. Pero mo, nilabas na sa TV ni Yorme. Naglabas na ng sulat si Yorme. Hindi naman natin pero sa kanila, peke, may live pa ako. Peke pa rin sa kanila. Lahat sa kanila, peke. Kasi nga, sarado na yung mga utak nila.
Ayun, yun ang naman nating tinignan kung totoo yung kanyang mga donations. And personally, ako talagang convinced ako sa dami ng kanyang binigay. Actually, napagod ako mag-encode yan eh. Ng lahat ng yan eh. Sabi ko, eto, syempre may expectation pa. Mm-hmm. Mag-exceed pa nga yung expectation ko. Tapos naglista na ako lahat ng mga ganyan ng mga beneficiaries. Kulang pa rin. Mm-hmm. Kasi may mga hinabol pa yung sa Region 2. Idadagdag pa natin yan doon sa una natin na list. Mm-hmm. Kasi ito, nakuha ko lang ito kay ano, sa team ninyo. Mm. Sa team natin. Pero yes, itong mga dati pa, yung nasa Region 2, madami pa yun eh. Mm. Ito, nagsimula lang tayo ng ating list ng beneficiaries noong April 1. Mm. Pero prior to that, nakita ko din marami din talaga siyang donations. Mm. Bago pa na nagkaroon ng COVID. Yes. Lalo na yung kanyang optical mission kasi yun nga yung inanot sa kanya. Yung dahilan ng kanyang pagka-aresto. Hmm. So, dati pa siya. At na-impress talaga ako sa kanya noon nung makita ko yung mga listahan ng kanyang beneficiaries. Hmm. Kasi ang hirap mag-create ng project. Sa Rotary kasi, madalas din kang magkaroon ng project. Mm-hmm. At bawat isang project, napakahirap i-execute. Mm-hmm. Pag-coordinate mo sa mga pagbibigyan. Yes. Bibili ka ng sobra. Ng ipang do-donate. Mm-hmm. So, lahat yan, kukontakin mo yung magdadala ng truck. Mm. Pero ito, sobrang dami. In a matter of 2 months, 200 projects. That's unbelievable. Amazing yan sa amin. Mga talagang nagkakaroon din ng mga service projects. Alam niya, ng mga nanonood yung aking, ng ang presidente ng aming Rotary Club. Wow! Hello po! Good morning! Ang aming Rotary Club, Pasig Premier, nakita niyo naman yung aming yung aming mga project. Hindi madaling mag-execute ng project, pero itong si Francis Leo Marcos, grabe. Sa kanya kasi attorney, kapag kanyari may tumawag na konsehal, o kaya kagawad, mayor, o baka naman pwedeng ano mo sa challenge mo, ganyan-ganyan. Sumasagot ka agad si boss. Oo nga, alam mo kung nasa natatandaan ko nung na-arresto tayo. Ang dami kong mga tinatanong ko sa kanya tungkol sa case. Kasi may mga, sobrang na-surprise nga tayo dun sa case. Mm-hmm. Tapos, instruction na kung bumili ka ng bigas. Kaya ngayon, kunahin natin yung case mo. Kunahin mo yung case mo, yung pagbili ng bigas. Parang sabi ko, ano ba ito, yama? Nakakulong na, unahin ko pa ba yung pagbili ng bigas? Kasi sabi niya, hindi kawawa kasi yung mga mga nakakulong dito. Kawawa yung mga tao, humingi sila ng tulong. Ulit-ulit pa siya ng attorney. Kasi kaso naman. Sabi ko, unahin ko ba yung pag-prepare ng case mo, pagbili ng bigas? Ng bigas. Hindi, unahin mo yung mga tao. Diba? Ganun ka ang yan. Sobra siyang bilang bagong kakilala. Siyempre, nalang ko yung mga, actually, binanood ko yung lahat ng mga sinabi ng kanyang mga bashers. Eh. Mm-hmm. Diba? Mas binasa ko pa yun. Noong yes, talagang bago ko siyang kliyente, yung bago pala kami magkakilala, lahat ng mga negative na binabato sa kanya, mas binasa ko yun. Yes. Mas inalam ko yun at tiningnan ko mismo. Kaya ko naman siyang sagutin ng paisa-isa para to discredit the basher. Pero kami mismo alam namin. Kaya naiintindihan ko kung bakit gato na lang ka-loyal si Yama. Sobrang thank you. Sobrang loyal. Sabi ko nga, nako, i-hire ko to eh. Sobrang loyal. Kaming mga employers, ang una naming tinitingnan talaga yung loyalty. Mm. Ito, nung nasa NBI kami, nagpapakulong ba naman to si Yama? Para lang samahan ito. Diba ginagawa na ako ni Anondo nung pag-NBI? Sabi niya, sige. Si Yama. Kasi pauwi na. Pauwi na ako. Sabi ko, oy, uli ka na, umuwi na tayo. Tapos sabi niya, hindi, dito lang ako. Sabi, hindi ka pwede mag-stay dito. Lalo na nung nandun na siya sa detention cell. Sabi ko, tara nga, uwi na tayo. Hindi, doon lang daw siya dun sa labas. Ano ka ba? Aarestuin ka dito. Sabi, buti nga, para nakakulong na ako dito. Kasama ako ni boss. Sabi ko, sira. Tapos yung taga-NBI, ginagawan na ako ng papel. Hinarang ng babae, yung payat. Sabi niya, wow. Magpapakulong talaga ito. Kasama na si Sabi niya, wala naman kaso yan. Tapos sabi ko, ito, sobra naman itong pagka loyal mo, magpapakulong ka talaga. Baka nailabas ko na si Francis, ikaw di pa. Padagdag ka pa sa isipin ko. Dadalawa na kayong asikasuhin. Sabi ko, halika na.
Tapos sabi niya, sige, uwi na lang ako, mamaya na lang. Hindi siya talaga sumabay sa akin. Hindi ko alam paano tumuwi. Pero, sasama talaga siya dun hanggang sa loob.